Magandang araw po sa inyo lahat. Ang pangalan ko po ay si Father Cyrus Bartolome. Originally po sa Bae, Laguna, pero nasa Amerika na po ako. Ang current assignment ko po is ako po yung pastor or parish priest ng Church of Assumption sa Westport, Connecticut, Diocese of Bridgeport. Bali, nag-umpisa yung aking devotion sa ating Mahal na Birhen nung bata pa po ako. Kasi po minsan po ay pupunta po kami dito na umaatid ng misa, kasama po yung mga pamilya ko. Tapos po pag yung marami po kaming mga kababayan o mga kamag-anak na galing sa ibang bansa, pag nagbabakasyon po sila dito, napunta po kami, sumasama po kami sa papunta Antipolo para magmisa. Marami po mga devotion. Marami po tayong mga Katolikong nagpupunta dito dahil po yung kanilang personal devotion sa ating Mahal na Birhen. Pati po yung talaga pong kita natin yung pananampalataya ng Kristiyanong Pilipino sa ating Mahal na Birhen. It's so wonderful to see the faith arising from ating pong mga kababayan. So in itself, it's a wonderful thing to see kasi po marami po tayong mga faithful na naniniwala sa ating Panginoon through the Blessed Mother. Through the intercession of our Blessed Mother of Antipolo, marami po mga himala. First and foremost, health. Of course, we always pray for good health and peace. Pero po sa akin po, as a personal thing, yun po aking bokasyon para pare. Alam po nung po natin na mahirap ang magpare. Marami po mga struggles, maraming mga sacrifices, maraming mga temptations. So to the help of our Blessed Mother of Antipolo, na ano naman po yung vocation to the priesthood. And God willing, to the help of the Blessed Mother, talagang our vocation to be holy, to be closer to the Lord. So hopefully, the good Lord will help, make me an instrument of that holiness through a personal devotion to the Blessed Mother and also personal holiness. Naging kaibigan ko po si Father Nante at saka yung pong City Boy, isa pong deboto sa ating Mahal na Birhen, na nag-request po ako ng replica ng ating Mahal na Birhen Antipolo. So nag-grant po ni Bishop De Leon at saka through the help of Father Nante, so nagdala po sila ng official replica sa parokya ko po. Kasi po ako ngayon ay pastor na. So it is a wonderful privilege, a wonderful gift, not just sa aking pong community ng mga Pilipino, pati po sa aking mga parokyano ng mga Amerikano. Nakikita po nila yung devotion talaga ng ating mga kababayan Pilipino. It's a wonderful example for them to see the love talaga ng mga Pilipino sa ating Mahal na Birhen. Almost 2 years na nakarating po dun sa parokya ko yung replica, official replica ng Mahal na Birhen Antipolo. Bali, na-develop po yung devotion. Isa po sa mga magandang himala na miracles or blessing na nangyari is this coming October po, meron pong fourth gathering of Filipino priests sa Amerika. Almost 400 plus na Pilipinong pari po, magagather po kami sa New Jersey at saka sa New York. Ang isa pong highlights is inimbitahan po yung ating replica ng Mahal na Birhen Antipolo na prosesyon sa Basilica ng Sacred Hearts of New Jersey. So, it is gathering devotion, recognition, it is a sign of hope, sign of peace, sign of strength sa mga Pilipino po nating kababayan. Hindi lang po sa Amerika, pero sa buong mundo. It is a blessing, talaga. Alam po naman natin na transplanted lang po ako sa Amerika. Ang devotion po natin sa Mahal na Birhen Antipolo, as we all know, the formal title is Peace and Good Voyage. As an immigrant sa Amerika, it is wonderful that the Blessed Mother always nagabay siya sa aming mga imigrante na nakapunta sa iba't ibang bansa. Kasi po, alam po natin mahirap umalis ng
ng bansang Pilipinas, pero through the help and guide of the Blessed Mother, it's wonderful. It is a blessing, another miracle, kung sabihin natin yun. It's another miracle. Ati po mga kababayan, dito po sa Pilipinas at sa Amerika, sa ibang parte ng mundo, pag meron po tayong mga sacrifices, mga pagsubok sa buhay, huwag po nating kalilimutan na pumunta tayo sa ating mahal na ina. Alam po natin ang pagmamahal ng ating mahal na ina, na palagi po tayong pinoprotektahan, minamahal, palagi po tayong inililid sa kanyang anak, ating Panginoong Hesukristo, na manalig lang po tayo. Kasi alam po natin mahirap ang buhay, maraming mga sacrifices na kailangan gawin, pero Blessed Mother will be always here to guide and help us. Ito po muli si Father Cyrus Bartolome, isa pong deboto ng ating Birheng Antipolo. Ito po ang aking kwento, Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?